I proudly present to you, babae, inahan, and a proud, strong supporter of VP Lenny Robredo. Buong pusong sumusuporta at sumasama kay VP Lenny Robredo at sa kanyang kampanya na kilala sa sakripiso at pagtaya laban natin at naninindigan sa pagkamit ng kulay rosas na bukas. Nagpapatunay na ang Pilipinong nagmamahal ng radikal naninindigan. Ang kapika sa atong big bro sa Agusan del Sur, Ma'am Maribel! Mabuhay Agusan! Mabuhay Caraga! Unsa, una sa tanan, mapasalamat ko sa atong Ginoo sa inyong lahat sa pagtambong dito sa atong rally para sa atong umaabot na presidente. Binsa unsa na color, welcome diri sa ating pagtipon-tipon. Pasaylo ako na dili ko maayo mabisaya. Pero naningkamot ko sa akong makaya para magbinisaya. Expired na. Ayun na lang yung bisaya ko, expired na. Tagalog na ako, ha? Tayo, marami tayong panuntunan sa buhay. We have a lot of standards in our life. Pag namamalengke tayo, gusto natin sariwa ang isda, hindi bulok, di ba? Gusto natin presko yung gulay, hindi bulok. Gusto natin matamis ang prutas, hindi maasim. Para lang sa pagpili ng mga jowa natin, di ba? Kailangan totoo, hindi sinungaling. Kailangan tapat, hindi kalolokohin. Correct, di ba? Ngayong tayo ay namimili ng ating pinuno, dapat ganyan din ang ating nasa sa isip. Karapat dapat ba siyang iboto? Karapat dapat ba siya ng aking pagtitiwala, serbisyo? Hindi ho ba? Ngayong panahong to, we have to raise our barometer in choosing our leaders. We have to level up. We have to break barriers. Korekek? Sa lahat ng kandidato ngayong eleksyon sa Mayo 9, merong isang angat na angat. Hindi trapo. Tunay na lingkod bayan. Si Lenny Robredo! Teka, bakit ba si Lenny? Bakit nga ba si Lenny, di ba? Well, one, abogado siya. Hindi na tayo dihado doon, abogado, di ba? Pau lawyer, ibig sabihin, nagtatanggol ng mahihirap na walang pambayad. Ekonomista, lahat ng gastos kailangan dokumentado at may resibo. Sanay sa transparency, ganun yung kailangan, di ba? Siya din ay masipag na vice presidente. Alam nyo, mga kapatid, ang role ng vice presidente mag-antay na lang na matapos ang termino ng presidente at saka pag sinwerte siya, endorse siya. Parang hindi tayo sinwerte doon, di ba? Bibigyan ka ng departamento para patakbuhin. Binigyan si VP Lenny, pero sandali lang binawi ulit.
But she did not take that personally. Instead, she took it as a challenge to work hard and aspire higher. Siya din ay byuda ni Secretary Jessie Robredo. Na malamang ngayon sa langit, tuwang-tuwa kasi napagpatuloy ng kanyang ulirang may bahay ang trabahong naiwan niya dito. Diba? Si VP Lenny din ang mag-isang nagtaguyod sa kanyang tatlong dalaga. She, kadali lang, babies, sa kadali lang. She taught the children values that they will carry on in their lives to make a difference in somebody else's life. Tinuruan ng humility, tinuruan ng kababaang loob at mabuting asal. Not to mention high achievers. Aika, Harvard graduate, public administration, executive director of an NGO. Trisha, Ateneo graduate, doctor. Jillian, New York University, economics and math. Panuntunan ng mahusay na ina ay kung paano niya hinuhubog ang kanyang mga anak. Correct? Iyan ang ina. Nakita din natin ang pagiging ina ni VP Lenny sa mga sakuna na pinagdaanan ng ating bayan itong manakaraang taon. Asan ba si Lenny nung baha at saka nung bagyo at saka nung melindol? Andun sa gitna ng sakuna, naghahanap ng matutulungan. Nasaan si Lenny nung COVID? Malamang, ang duda ko, uminom lang ng vitamin C tapos lumabas na. FYI, babies, FYI, hindi pa nadedeklara ang pandemya. Meron ng programa at mga ginagawa si Lenny para makatulong. Saan ka pa? Di ba? Eto pa, sandali. Dami pa akong storya. Sandali. Easy, easy. Easy lang. Easy lang. Kung kwalipikasyon ang pag-uusapan, angat na angat si Ma'am Lenny. Bakit? Ay, teka, excuse me. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, original lahat ng diploma ng tatlong anak. Diba? Orig. Tapos, teka muna, asan na ako? Ano pa ba ang kay Lenny Robredo? Ah, kaya dapat si Lenny kasi yung kanyang kaalaman sa maraming bagay ay malalim, hitik at makabuluhan. Sincero sa binibitawang salita. Walang pangako na nabibitin. Tagal na kasi tayo na budol eh, di ba? Tagal na. Hindi takot makipag-usap kahit kanino at kahit anong issue. Ano daw? Oh, correct. Eto ka pa. Rerespetuhin, ipagmamalaki natin sa international community dahil iaangat niyang muli ang dignidad ng mga Pilipino. Di ho ba?
Correct. Ang kanyang mga programa, ang Angat Buhay projects ni Ma'am Lenny ay patunay na walang limitadong budget sa pusong mapagmalasakit. 600,000 individuals, families, and communities ang natulungan ni Ma'am Lenny. Excuse me, accurate yun ha, ni-research ko yun, promise. Ni-research ng lola nyo yan ha. This is what I mean, ladies and gentlemen. Presidency is not a title or a position. It is action and leadership by example, which we will see with Lenny Robredo. Ang Pilipinas, mga kapatid, ay ating tahanan. Tayo ay nangangailangan ng isang ina na mapag-aruga, isang inang magmamalasakit, isang inang ilaw ng tahanan na magpapaliwanag sa pundidong bumbilya ng Pilipinas. Correct? Love you. Eto, walang aksidente na nangyayari sa ating takbo ng buhay. Lahat may rason. Ang People's Campaign, ang house to house na ginagawa ninyo, ang Volunteers for Lenny, Doctors for Lenny, Teachers for Lenny, Youth for Lenny. Dami, no? Engineers for Lenny! Physical therapists for Lenny! PWDs for Lenny! At huwag kakalimutan ang mga maiingay na sisterettes ko, LGBTQ for Lenny! Pagsabog ng kulay rosas sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, ang hitik na tao sa lahat ng rally ni Ma'am Lenny, yan ang tugon ng Panginoon sa matagal na nating panalangin ng pag-asa, pagbabago at ang pag-angat ng buhay ng kada Pilipino. Remember, pag si Lord ang sumagot, tama at mabuti. Hindi ba? Muli, karaga, isigaw ninyo ang ban natin ng isang ilaw ng tahanang magpapaliwanag sa pundidong bumbilya ng Pilipinas. Ako si Maribel, Pilipino, isa ring ina, naniniwala akong liliwanag ang ating bukas kung kaagapay natin si Ma'am Lenny Robredo. Ako si Maribel, naninindigan para kay Lenny at sa bayan kong mahal. Teka, hindi pa tapos yung dialogue ko eh. Ano ba? Ako po si Maribel. Ako po ay nakatayo sa likod ng Panginoon. Naniniwala na siya ang magdadala sa atin sa pinakamimithi nating tagumpay. Si Lord ang tunay nating kakamping!
God bless the Philippines. God bless President Lenny Robredo. And God bless every Filipino that President Lenny will lead. Daghan salamat sa inyong tanan.